Welcome back again sa aking Lizek channel. So, nandito naman ulit. Ayan yung Ate Liz for another video. And for today's video, guys, is excited na naman ako kasi another phone na naman ang ating i-review. But this time, guys, ang i-review natin is yung very rare ko lang talagang ginagawa or nire-review sa aking channel. Kasi alam niyo naman sa Ate Liz, more on affordable phones tayo. And since pasok naman siya ngayon sa ating category, no, kasi nag-price drop ang phone na to. Kaya perfect tong pag-usapan, no, kung sulit pa rin ba to sa 2023. So yes, guys, mag-review tayo ngayon ng iPhone 11. Titingnan natin, no, kung ano ba yung makakaya pa niyang gawin to impress us this year, 2023, at kung kaya ba niya makipagsabayan dito sa bagong iPhone 14 Pro. This video is para talaga to, or intended talaga to, sa mga Android users na gusto or matagal nang gustong bumili o mag-try ng iPhone. Pero, na-confuse pa sila kung ano ba talaga yung bibilihin nila na papasok din naman sa kanilang budget. At the same time, hindi nagpapaiwan yung specs niya sa nagsilabasang bagong iPhone generations ngayon. So, ayan, eto na yata siguro ang video para sa'yo. Kaya wag na nating patagalin pa, katekis. Magsimula na tayo. Guys, nakita niyo naman, hawak-hawak ko ngayon ang bagong iPhone 11 at the color is white. So, etong si iPhone 11, guys, pinakauna na gustuhan ko dito compare sa mga latest generation ngayon ng iPhone is ang comfortability kapag hawakan siya. Napakagaan at nipis lang ng phone na to, guys. At na-miss ko to sa mga iPhones ngayon. Kasi etong iPhone 11, 8.3mm lang siya and 194g. Sobrang ganda pa rin, di ba, ng kanyang design. Even if 2020 pa lang to. Pero kung makikita nyo dyan, ang ganda pa rin niya tingnan at ang premium pa rin niya, diba? Hindi pa rin siya nagpapahuli dito sa nagsilabasan din naman ngayon na latest iPhones. At kung makikita nyo, guys, sa back niya, may dalawang cameras din siya. So, dito nag-start talaga itong mga gatong klaseng cameras na. Para sa akin, maganda siya. Kasi dito pa lang, makita mo hindi naman siya mapag-iwanan din sa mga iPhones ngayon. So, anyway, kung makikita nyo dyan, hindi naman nalalayo kung ano talaga ang build niya. Flat lang ito. And then yung camera lang niya. And so makita nyo rin dyan sa mga parts niya, sa lower part, ayan, same lang talaga sila, katekis. Pero sa feels, guys, kung hawakan, mas comfy talaga ako dito sa iPhone 11. So titingnan na natin, guys, yung display naman ng iPhone 11. So there, makikita nyo na yung display niya is napakaganda rin. At itinabi ko rin yan sa iPhone 14 Pro, guys. So, makita nyo hindi nagkalayo yung quality ng kanilang screen display. Ayan, no? Pareho silang napaka-smooth din when you scroll it. Ang ganda. At pareho din yung size ng kanilang screen. So, itong iPhone 11, 6.1 inch. Itong iPhone 14 Pro naman is 6.1 inch din. Dito nga lang ka iPhone 11 is Liquid Retina HD LCD display siya. Itong kay iPhone 14 Pro, guys, is Super Retina na siya. Pero in fairness ha, kay iPhone 11, kaya pa rin niya makipagsabayan. So, makita nga dyan yung smoothness ng screen. Quality ng screen display, almost the same lang din naman siya. Pero yun, kung mapapansin nyo sa bezels, eh talagang mas manipis na yung bezels ng iPhone 14 Pro, diba? Kesa sa ating iPhone 11. Pero again, sa quality, guys, impressive pa rin itong iPhone 11. Now, in terms naman sa kanyang specs, yung maganda rin naman dito ka iPhone 11 is powered naman siya ng A13 Bionic chip. So, it is a third generation neural engine at sinasabi nilang fastest CPU rin naman ito. And true enough naman, kahit ngayon, guys, tinay pa rin namin siyang paglaruan. At makikita nyo dyan, guys, na napaka-playable po niya sa Mobile Legend. And ultra setting po yung kaya niya and high frame rate din. Ako, very playable din pala to. Kahit hindi naman to for gaming na phone. Pero tingnan nyo naman kung gano'n siya ka-power, diba? Mapaglaruan siya sa ganitong setting. Very immersive din yung gaming experience and very nice din yung graphic, guys. Very smooth din yung paglaruan talaga. And apart from that, maganda rin po yung kanyang audio. So, mag-enjoy ka naman sa kanyang gaming performance ito. Then guys, sa COD tinayin din namin and there makikita nyo na maximum frame rate din yung kaya niya. O imagine na naka max frame din siya and very high yung kanyang set
setting. So sa gaming test case, makikita nyo talaga na kahit papaano, power pa rin pala itong iPhone 11. Hindi rin pa rin siya nagpapahuli ngayon. Although dito nga lang, yung cons nga lang dito is, maka-experience ka ng heating talaga sa kanya pagdating sa gaming. Now apart from that guys, na-impress din ako dito sa camera nito, like swear. Kasi yung iPhone 11, kahit meron lang po siyang 12 megapixel true depth front camera, yung maganda rin naman sa kanya guys, is hindi rin siya nagpapahuli sa quality ng kanyang camera sa mga bagong generation ng iPhone smartphones ngayon. So kung makita nyo nga dyan, itabi natin no, yung performance ng iPhone 11 front camera sa ating iPhone 14 Pro. Makikita nyo dyan guys, na wala naman talagang masyadong kaibahan yung quality, no? Hindi rin naman nagpapahuli, in fairness, itong iPhone 11. Pati yung portrait guys, maganda. At mas na-appreciate ko pa nga actually yung iPhone 11 eh, kasi yung FOV niya or field of view niya, mas ano pa siya eh, mas malawak pa siya. And some impressive feature pa nito guys is yung kanyang night mode din. In fairness, maganda ang night mode performance ng phone na to. It looks exceptional, it looks great. Ayan, tinasin namin siya sa video guys, and in fairness, maganda naman yung video quality din and stabilization ng video niya. Kaya po niyang 4K video rin, up to 60 frames per second. Yung maganda din sa rear cam niya guys is may ultra wide angle din siya na may 120 degree field of view din. So wide ng rear, yung kanyang dynamic range ang ganda rin. So 'di ba nakikita niyo naman diyan, napaka-impressive lang, 'di ba? Na ang itong iPhone 11 is kaya pa rin pala niya makipagsabayan sa anong meron ngayon sa bagong generation na phone. So yung difference nga lang nila ngayon is yung kanilang processor, eto A13 Bionic chip, yung bago ngayon A16 Bionic chip na. Tapos yung kanilang camera, kung eto 12MP lang, so yung ngayon is 48MP na, diba? Pero guys, if you come to think of it, sa quality ng kanyang screen, sa quality ng kanyang camera, in fairness, hindi naman nagpapahuli ang ating iPhone 11. Kasi yung operating system nun, kung ano yung nangyayari sa operating system ng mga bagong iPhone generation ngayon, is pwede naman din yung i-update sa ating iPhone 11. Impressive pa rin ang kanyang performance na ipinapakita this year 2023. Lalo pa nga yun, guys, na nag-price drops sila. So, ang kanilang 4GB and 64GB variant from the original price niya, 37,990, ay 25,000 plus na lang ngayon. Naka-sale sila, guys. So, di ba kung ikaw tong gusto talagang trumay ng iPhone phone, pero yun na nga, dapat pasok sa budget, ay feeling ko, eto na yung hinihintay nyo, guys. Kasi, nag-price drop yung iPhone 11. Napaka-affordable lang niya, pero hindi na-compromise yung performance. Palaban pa rin siya sa 2023 in terms of the camera, in terms of the gaming, and na-impress din ako kasi sobrang comfy lang din niya sa kamay compare sa mga bago ngayon na medyo mabigat na talaga guys. Sa battery niya guys, as long as 100% yung battery health ng phone, magtatagal naman siya in a day. Anyway, nasa pag-aalaga nyo lang din naman yan na hindi nyo dapat i-overuse talaga yung battery ng phone nyo. And for me, impressive pa rin pala naman siya this year 2023. So kung ako ay isang Android user na gusto kong gumamit ng iPhone pero gusto ko pasok lang sa budget na to pero hindi nagpapahuli sa mga bago ngayon, is bibilhin ko na yung iPhone 11. Kasi eto, nasa middle talaga siya. Hindi siya too old, hindi na naman siya naipag-iwanan sa mga bago ngayon. O, diba? So, nakita nyo, kaya niya makipagsabayan sa mga bagong iPhone ngayon. Ayun lang, naka-sale siya, nag-price drop siya, so grab niyo na, puntahan niyo na yung Beyond the Box or Digital Walker, guys, kung gusto niyo mag-purchase na mas makasave kayo. So, ayun lang. So, yan guys, I hope na na-enjoy niyo yung video na to. Hindi na ako nag-dig deeper dito kasi yun lang naman tinitingnan ko kung ano pa yung best sa phone na to or sulit pa ba siya this year 2023. Marami po salamat ka, Techies, sa pananood ng aking video. I hope na na-enjoy nyo. Don't forget to like this video, share this video to your friends, and subscribe to my YouTube channel. See you again to my next video. Bye!